Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Asa ngayon mayroon tayong isang component galing pa ito sa Las Piñas. Ang complaint niya rito ay post protect at gusto na rin niyang i-convert sa 8 transistor at palagyan na rin ng USB Bluetooth. Ngayon bubuksan natin ito para matingnan kung post protect ba talaga. Ayan na, naalis na natin yung pinaka-karton pero grabe. Ang dami niyang tape na nilagay. Scotch tape, yung packing tape ba? Saka binuksan niya na siguro to dahil nakaangat na yung mga cover niya rito. Ito. Ayan o. Nakaangat na eh. Siguro binuksan niya na ito. Ayan o. Nakabukas na siya eh. Ayan. Ngayon bago natin i-plug ay titingnan muna natin to. Total nakabukas na rin lang naman. Tingnan muna natin kung may mga connection bang tinanggal. Wala naman siyang sinabi sa akin kung binuksan niya ba ito. Ayan lang at ituloy na natin. Bubuksan muna natin bago i-plug. Ayan na, nabuksan ko na. Pero pagtingin ko rito may mga kinalas siya eh. Ayan, nandito yung mga tornilyo niya oh. Ayan. Tapos ito, tanggal na. Yun. Pinagtatanggal niya eh. Siguro may tumingin na rito. Wala naman siyang sinabi eh. Ngayon titingnan lang natin, isauli natin yan. Tapos titingnan natin kung may display pa. Ngayon, bago natin isauli niya, kailangan tanggalin muna natin itong pinaka-display niya para may isauli natin ang maayos yan. Titingnan natin kung post-protect ba talaga. Kasi ayun yung sticky niya eh. Kasi pag post-protect, sticky ang problema niyan eh. Ayan na. Tatanggalin muna natin yung destroy para maisauli natin yung sa power supply niya. Ayan na, umpisa na natin tanggalin to. Natanggalan natin yung pinaka-destroy niya. Ngayon, ibabalik muna natin to. Ito kasi sa memory to eh. Tapos itong pinaka-transformer niya, ito yung nagda-drive para sa mga regulator, sa pinaka-IC niya, sa STK. Ayan. Sauli muna natin, tapos subukan natin i-plug kung may display pa ba. Ayan na, naibalik na natin. Ayan na siya, oh. Ngayon, pagka post-protect, disconnect natin yung pinaka-STK niya, tapos tingnan natin kung magkakaroon ng display. Ayan na, pa-plug ko na. Ayun, may display pa siya. Yan. Ngayon, i-power on natin. Ayun. Ayun. Wala namang post-protect ah. Wala naman eh. Ngayon, lagyan natin ng speaker. Titingnan natin kung may audio ba. Ayan o. Oh. Ayan. Teka, sasalpakan muna natin ng speaker dito sa pinakalikod niya. Titingnan natin kung magkaroon ng audio. Ayan na, nalagyan ko na ng pinaka-speaker. Ayan na, dalawa. Ngayon ipa-plug natin. Titingnan natin kung may audio ba. Plug natin uli. Ayan. Ayan siya. Power on natin. Ayan. Ayan na nga. Push protect na siya. Ayan. Tapos hindi mo na mabulyuman. Nilagyan ko ng speaker, nag-push protect na. Ngayon ang gagawin natin ay tatanggalin na natin itong pinaka-STK niya at titingnan natin kung may audio sa audio out niya. Pasukan muna natin ng ano yung player ko. Tingnan natin kung may audio out. Minsan kasi nadadamay yung ano niya eh. Para kung may audio out siya saka kung pumasok yung signal ng ating ano dito sa display niya, kung gumagalaw-galaw na yung indicator niya,
Ngayon tingnan natin kung may lumabas na audio, saka natin i-convert, baka mamaya convert tayo ng convert sa transistor, tapos may problema pala rito sa kanyang mga system, yung sa kanyang mga preamp. Ayan na, siguraduhin lang muna natin kasi ang tagal kasing gawin yung ano eh, yung pag-convert nito ng e-transistor. Kaya siguraduhin muna natin na may audio talaga siyang ilalabas, tsaka kung papasok yung ating, subukan natin sa auxiliary kung papasok yung ating ano, signal ng ating USB player. Ayan at umpisa na nating kalasin ito. Tatanggalin natin yung pinaka-sticky niya dahil ayan, post protect nga siya. Ayan. Tinanggal ko na yung board niya. Ngayon, tinis ko yung ano dito, nakalagay dito na fuse resistor. Open siya. Saka mayroon pang isa rito. Teka. Sumakita eh. Ayan. Bali, open siya itong dalawa. Oh. Ayan. Open siya. Ngayon, nilagyan ko lang muna ng wire na maliit. Hindi halos nakikita sa video eh. Pero may naka-jumper na yan dyan na wire na maliit. Ayan o. Oh. Parang fuse din yan. Ito sa kabila, ganun din. Pero itong isa, good eh. Good itong isang fuse resistor. Teka, yung malabo yung aking camera. Teka, sandali lang. Ayan. Itong isa, good ito eh. Bali, itong dalawa lang yung aking jumper. Titingnan natin kung mag-post protect pa. Ngayon, kapag hindi na, kasi ang pagkasabi niya kasi sa akin, hinatngat na raw yung mga speaker nito. At gusto niya ng ipa-convert ito sa e-transistor. Ngayon, pagkabuo ito, tatawagan ko siya uli kung nandun pa ba yung kanyang speaker. Kahit hinatngat ng mga daga yun, pwede pa namang ma-repair yun eh. Ngayon, ipa-plug natin. Titingnan natin kung magkaroon ng audio. Sana yung cordon niya rito. Ito. Yan na siya. Ayan. Tingnan natin kung mag-post protect pa. Power on natin. Ayan. Matigas na rin yung kanyang mga button. Papalitan natin yan. Ayan, naka-MD siya. Pero hindi na siya nag-post protect eh. Ayan o. Ngayon, sasalpakan natin ng player. Ito yung aking player lagi na pang testing. Pa-plug natin. Asan na yung kanyang cordon? Ah, ito. Ayan. Ayan, umilaw na siya. Oh. Ayan, nag-grid na. Ngayon, pasukan muna natin dito sa kanyang auxiliary. Titingnan natin kung magkaroon ng audio. Pag nagkaroon ng audio, to good na yung ating sticking. Tatanungin ko siya kung nandun pa ba yung speaker. Ayun, may audio siya. Ayan, okay pa naman siya. Ngayon, tatanungin ko muna siya kung nandun pa ba yung speaker niya talaga. Kung wala na, edi, kasi pagka malaking speaker ang isalpak niya dyan sa ating sticky, sigurado hindi talaga magtagal itong ating sticky kung sasalpakan niya ng malaking speaker. Ayan lang, at subukan ko muna siyang tatawagan dahil okay naman na, para USB na lang yung ating i-install dito sa loob yung kanyang ano. Tapos maghanap tayo kung baka dito na rin yung kanyang mga button gaya ng ginagawa ko parati. Marami na akong na-convert na ganitong Sony eh, na nilagyan ko ng USB. Pwede rin namang dito sa takip, bubutasan sa takip ng CD. Kaya lang pangit kasi, hindi maganda eh. Halatang nilagyan lang talaga. Pero pag yung ginawa ko, pinasok ko rito, parang original siya. Hindi siya pangit tingnan. Ayan lang, at tatawagan ko muna yung may-ari nito. Natawagan ko na yung may-ari nito. Sinabi ko sa kanya na nagawan ko ng paraan yung kanyang STK. Gumana pa siya. Bali, nagpalit lang tayo ng bali resistor lang talaga yung sira niya, yung itong dalawa. Ngayon sabi ko sa kanya, gumagana na.
Ngayon nagkasundo na kami na hindi na lang i-convert to sa e-transistor. Kasi yung speaker na doon pa naman daw, kulang lang daw ng isa, hanapan na lang daw niya yung isang maliit. Siguro yung surround ang nawala. Maliit daw ang nawala eh. Apat daw ang speaker. Kasi apat ang salpakan niya ng speaker dito eh. Ayan. Ngayon, ang gagawin na lang natin dito ay maglalagay tayo ng Bluetooth tsaka USB. Dito natin ilagay yung kanyang pinaka-display tsaka yung pinaka-button niya. Pwede rin naman sana dito sa mga takip ilagay. Kaya lang tsaka dito. Hindi kasi maganda. Hindi kasi magandang tingnan. Halatang kinonvert lang talaga. Ngayon pag dito natin nilagay, para siyang hindi na-convert. Ayan lang. At ang gagawin natin dito ay i-off na natin to, tapos kakalasin natin yung pinaka-display niya. Magpalit tayo ng button. Kasi yung mga button niya eh, ano na, malfunction na. Hindi na halos gumagana. Ayan na, umpisahan na natin to. Medyo matagal to. Ayan na, nakalas ko na yung pinaka-display niya. Ngayon, tatanggalin natin itong mga bolt niya. Tapos mag-install tayo ng USB rito. Tapos itong transformer niya, kakalasin natin. Mag-additional tayo dito ng 12 volts para supply sa ating blower at saka sa ating USB player. Kakalasin natin to, naka-welding pa to rito eh. Ngayon, i-grind natin yan. May grinder naman ako, may welding rin naman ako rito. Tapos mag-additional tayo ng ano. Kasi mahirap makialam dito sa mga regulator niya dito. Sa ano, minsan may humming eh. Pagka kalahati lang ang volume niya, wala nga siyang humming. Pero pagka unti-unti mo siyang pinol, doon mo palang maririnig na may unti siyang parang ugong. Kaya pag dito tayo kumuha, separate yung kanyang supply, wala talagang kahaming-haming. Malinis yung kanyang audio. At saka hindi talaga ako nakikialam dito dahil baka mamaya magkaroon pa ng problema yung ating system. Ayan lang, at umpisa na natin kalasin to. Tapos ito, mag-install tayo ng USB rito para may salpak na ito uli. Kasi nagkasundo na kami na hindi na namin papalitan ito. Kasi gumagana pa naman, sayang. Saka na lang sabi ko pagka halimbawa nasira ito, saka na lang natin i-convert ng e-transistor. Dito rin tayo maglalagay sa nang e-transistor. Bali magbubutas pa tayo rito, mag-drill tayo. Tapos nang maglalagay pa tayo ng thread para sa ating screw. Medyo matagal na trabaho yan eh. Tapos maaaring magpalit pa tayo ng filter na 10,000 microfarad. Mataas ang voltahe nito eh, 100 volts oh. Ayun lang, at umpisa na natin to. Kasi napagana ko naman. Bali ang naging kaya siya nagpusportik. Bali dalawang fuse resistor ang nag-open. Tsaka dito. Ayan oh. Ayan yan. Ito. Dito. Bali ang tinanggal natin ay nandito na. Yan. Bali pinalitan ko na siya ng wire na napakaliit lang, halos hindi makita sa camera. Ayan, pero mayroon na yung wire na naka-jump, kaya napatugtog na natin. Ayan, at umpisa na natin to. Bali nag-additional ako dito ng 18 turns. Tapos gumamit ako ng magnetic wire na 28 gauge. Ito na yung ating pinaka-terminal. Supply ito sa ating USB. Ayan na siya. Ikat. Ayan. Ayan yung pinaka-winding niya. So, ayan na, na-install na rin natin yung kanyang pinaka-display ng USB. Ando na yung kanyang pinaka-saksakan. Tapos yung mga button niya ay nandiyan na. Wala pang pangalan. Nalagyan na rin natin yan. Tapos ayan. Andito yung pinaka-module niya. Ayan. Bali, binol ko dito. Ayan na siya. Ngayon ang gagawin natin dito ay a-assemble na natin to para maitesting na. Ayan. Dito, matagal dito magkala sa transformer eh. Kasi naka-welding pa ito yung tagiliran niya. Kailangan mo talagang i-grinder, i-cutting sa grind. Tapos, tatanggalin yung pinaka-core niya. Kapag natanggal niya, yun, sinalang ko siya sa counter. Tapos, i-ano mo ulit,
ipipress mo uli ito, tapos saka wi-wieldingin uli dito, kabilaan. Tapos gagamitan siya ng grinder para pumantay. Eh lang, hindi ko na napakita sa inyo kung paano pagtanggal kasi nga walang tagahawak ng aking cellphone. Ang importante lang naman dito ay may idea kayo kung paano ko siya tinanggal. Eh lang, kasi pwede namang hindi tayo magkalas dito kung mayroon tayong power supply na extra. Kaya lang, naubusan kasi ako kaya tinanggal ko na lang. Ayan na, at isasalpak na natin to. Tapos yung mga buto niya nga pala, eh napalitan na rin natin. Ito na yung kanyang mga luma, oh. Ang dami ko rin pinalit eh. Ayan. Kasi malfunction na siya. Kumukontak na siya pero iba lumalabas. Kasi may resistance na yung ano niya eh, yung pag-contact niya eh, dahil sa umido na siya. Dapat yan 0 ohms yan eh, pagka nag-contact. Ayan lang, at ititesting na natin to. Na, nasauli ko na yung kanyang pinaka-display. Ngayon, bago natin isalpak yung kanyang pinaka-display, ay itesting muna natin kung gumagana siya. Ngayon, nandito na yung ating pinaka-filter. Galing dito sa bagong rewinding natin. Ayan, naglagay ako ng diode. Apat na bridge type ito. Tapos isang kapasitor na 1000 microfarad. Supply dito sa ating module at saka sa blower mamaya. Mayroon naman siya ritong supply ng blower, kaya lang parang mahina eh. Dito na lang tayo kukuha para tuloy-tuloy yung ano niya, kasi once na may bluetooth na ito, tuloy-tuloy na ang gamit nito, kailangan malakas yung blower niya eh. Ngayon yung kanyang pinaka input, yung output ng ating module ay sa MD ako naglagay. May mga nakadrop dito, ipapakita ko. Teka, itaob lang natin. Ayan. Bali, hindi alas makita yung aking camera, no? Teka, nagbablur di. Ayan. Ngayon, may mga nakadrop pa yan. Ito yung kanyang pinaka-input eh. May nakadrop pa rito itong mga resistor. Tapos isa sa ground. Tapos may kapasitor pa rito. Yung ating kasing module ay may dropping na yan. Kaya dito na ako naglagay. Tinanggal ko yung naka-jump dito. Tapos dito na ako naglagay. Tapos dito rin sa kabila, tinanggal ko yung naka-jump dito. Tapos dito ako naglagay. Tapos yung auxiliary ng ating module, mayroon siyang auxiliary. Dito ko rin ilagay para dito rin siya sa kalpakan ng auxiliary. Bali, galing na sa ating module. Pag sinipo siya sa auxiliary dito, pwede rin nilang pasakan ng kahit ano ritong ilagay, player o anuman. Ayan lang, kasi pag dito tayo naglagay, nag-drop pa yung ating ano, kaya medyo babawas yung ating signal, medyo mahina yung signal niya eh. Kaya ang ginagawa ko dito, lagi ako nagtatap. Sinusundan ko yan yung mga dropping na resistor na yan para papunta yan dito sa ating IC. Para rita na rito sa ating IC. Ito yung kanyang selector switch eh. Kung halimbawa CD, FM, o ano, dito maghiwala yung audio eh. Ngayon ang gagawin natin ay bago natin ilagay yung pinaka-distray niya eh, kailangan itesting muna natin, baka mamaya may sablay, kalas tayo uli. Pag halimbawa tumutugtog na siya, ay tuloy-tuloy na tayong isauli natin to lahat. Bali, dyan lang muna yung kanyang ano, kasi dito nakasalpak yan sa kanyang takip eh. Ayan ah, na-connectionan ko na ng speaker. Sa mga baguhan pala natin, ingat-ingat lang kayo pagka nagkalas nito. Siguraduhin nyo lagi na yung kanyang filter ay short circuit nyo, kasi once na nakaplug yan at inop nyo, may power pa yan eh. May naiwan yung power dito sa dalawa kasi yung filter niyan, bali apat eh. Yan. Kaya sinisigurado, kasi minsan ang nangyari sa akin yan na hinang ako ng hinang dito. Kaya dito biglang may kumislap, nahirapan akong maibalik sa mabuti nga, naibalik ko pa. Kasi once na nadali mo yung kanyang system dito, ang hirap talagang ibalik. Kasi mas mahirap ayusin yung component, mas madali yung amplifier. Kasi yung amplifier kasi ano lang siya, selector switch lang ang nakalagay eh. Di kagaya nito, switching eh. Puro switching ito eh. Tsaka yung rack niya, yung mga ano, switching din.
yun ang kinainaman nito, hindi nasisira, di kagaya sa amplifier, volume control, kaya madaling masira yung volume control, yan lagi ang palit ng palit, samantalang ito hindi pinapalitan. Ayan lang at medyo napakaba na ako, ipa-plug na natin to. Ito na. Ayan. Tingnan natin kung may audio na ba. Sa hindi ko sinalpak yung ating ano, player. Yung takip nito, hindi muna natin ibinalik kasi baka may problema pa. Pag wala na talagang problema, saka natin ibalik yung pinakatakip nito. Ayan. Power. Ayan, naka-MD na siya. Ngayon, salangan natin dito ng USB ko. Mabilisan lang kasi copyright yung mga music ko. Ayan. Ayan. Mahina lang. Ayan, kung napapansin nyo, yung pinaka-signal niya, halos punong-puno yung ating display. Kasi malakas yung signal niya pagka ganyan. Pwede nyo namang i-volume to kasi may volume itong ating ano, ano nyo rito. Press nyo lang. Teka, i-press natin. Ah, pahina tong isa. Ayan. 50, ayan. Naka-ano na. Ayan, halos punong-puno yung ating display. Dahil sa malakas yung signal niya, dahil doon sa dropping na resistor. Pagka doon na tayo sumalpak, medyo kalahati lang yan eh. Ayan na. Ngayon, dahil sa okay naman na, diri-diritso na tayo pagsauli nito. Isauli na natin lahat yung mga tinanggal natin. Ayan lang at umpisa na natin. Ayan. Ayan na. Yan yung ating kapasitor. Tapos yung ating module ay nandoon. Ayan. Kaya hindi na tayo nag-additional ng transformer. Tapos naibalik na rin natin yung pinakatakip. Ayan na siya. Ayan. Ayan yung ating mga button. Ayan. Tapos yung ating display ay dito sa loob. Ayan. Ayan na siya. Ngayon ang gagawin na natin dito ay babalik na natin yung mga takip nito para may testing na. Ayan, mas maganda naman yung ganyang gawa dito sa loob kasi pwede rin namang ilagay sana dito sa gilid ng takip. Pwede rin dito sa takip ng CD niya. Pero mas maganda yung ganyan, parang hindi na i-convert sa ano eh, sa USB. Para siyang nakalagay na talaga. Ayan lang at ibabalik na natin yung pinakatakip niya. Maganda na siya. Tapos nandito na yung kanyang display. Ayan, andito na rin yung kanyang mga button. Tapos ito yung kanyang pinakasaksakan. Ngayon ititesting na natin to sa ano, USB. Ayan. Ayan siya. Ayan, hinaan lang natin kasi copyright ito. Ayan na, magsawa na yung may-ari nito. Ayan, maganda yung tunog niya eh. Tapos ang susunod natin gagawin ay yung Bluetooth naman. Pwedeng remote, pwedeng dito. Ayan, naka-Bluetooth na siya. Tapos may cellphone na ako rito. I-play na lang natin. Ayan na siya. Ayan. Ayan na, magsawa na yung may-ari nito. Ayan na, at sana nakatulong sa inyo itong video na ito, lalo-lalo na sa ating mga baguhan, yung pag-convert ng ating USB na ipapasok dito yung kanyang display. Pwede namang dito magbutas dito, kaya dito sa ano niya lagay ng tip, o kaya minsan dito sa likod sa gilid. Pero mas maganda yung ganyan eh. Ayan lang at maraming salamat sa inyong panonood and please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.